last year siya nangyari around August or September. Kasi I work in ano, in the entertainment industry. And then a holiday siya. Pero you can go to work if you want to. So yung friend ko, he wanted to go to work. Tapos sabi, samahan ko siya. So sinamahan ko siya. So like for the first 30 minutes, kwentuhan, work, ganun, enjoy lang, chill lang. And suddenly may narinig kang, kaming footsteps. Sabi ko, ignore mo lang ka kasi baka from the upper floors or baka guni-guni lang natin kasi naka-earphones tayo. Pero sa loob ko, kinakabahan ako. Tapos, meron akong tinas na parang theory na parang kung totoo, tanggalin mo yung earphones. So like after a while, then bumalik siya. Totoo nga. Freak out na kami pareho. Alam, umabot sa time na parang tumatakbo siya, di ba? And it went like literally right behind me, yung steps na gano'n. Dito lang tumakot sa likod ng parang walang tao. Kasi sabi ko, tenma lang natin, chill lang tayo, ganun. So kung kumakain ako, at the back of my, like, sa mata ko, parang sulyapan ko, parang may sumunod sumilip from the house. Kasi may mga cubicle sa office, di ba? Bigla may sumilip na gano'n, parang all dark moment. Pero hindi ko sinabi sa friend ko kasi alam ko talagang sobrang freak out na siya. Pero sa loob-loob ko, sinisigaw na ako, hindi ko siya, sumi na ba kami? After a minute or two, bilang sumigaw yung friend ko, like, what? So, sabi niya, Bes, may ano, may shadow dun sa salamin. Like, yung reflection ng salamin. Kasi maraming glasses, like, sa office namin. Glass doors, glass windows, you know. So, he saw, like, a black lady, like, floating throughout the office, you know. Pero kita lang siya sa reflection, but not on actual real life. So, sabi ko, guni-guni mo lang yan. Literally, after I said that, nakita ko talaga, like, sa salamin, like, yung reflection talaga niya, kasi black lady siya. Sobrang scary niya. And then, like, after that, decided to go, like, masal pa-uwi na kami. May footsteps na parang, it went in front of us, yung footsteps, parang tumahan sa harap namin. Pero wala kami nakita. And then, sometimes, when I'm alone, like, sa weekend, kasi I have work on Sunday, minsan mag-isa ako, you can literally hear, ginagano yung keyboard, like, jump lang. Ang tigas ng pagkakapas sa keyboard, parang it really wants you to hear it, gano'n. And then, kasi may wheels yung upuan namin, yung parang gumagalaw na upuan. And then, you can hear na parang, ang lakas nung galaw niya, pero ako lang mag-isa. Tapos, susilip ako sa isang side, nandun yung upuan. It's like after 30 seconds, susilip na naman ako. Lumayo na siya ng onte, pero walang tao. Wala namang hangin. Dollhouse pa doon na maliit. Creepy yung dollhouse. Oh, the dollhouse looks creepy. Creepy yun. Nandun talaga siya. Sometimes when I walk near there, someone's looking at me at the dollhouse. Parang gano'n.